Engineer Romeo, tumawag si Sam George, ang consultant, kung mayroon ka ba ng TOD na isasabit ngayon tungkol doon sa electrical, doon sa electrical building. Ah, okay. Sa ngayon, wala pa tayong may isasabit, pero meron tayong pupuntahan sa site para ipa-inspection itong lahat ng mga documents. Okay, tara, inspection natin. Tara. Okay. Pupunta na tayo sa site. Ito na yung mga papeles na ipang-i-inspect natin. Tara na. Okay, tara. Papeles na ipang-i-inspect natin ngayon. Halimbawa, number one, overhead crane at saka yung roll up doors. Okay, oo, oh, sige. Sige. So, we will go to the workshop room. Okay. Papapasok na tayo sa workshop building, mga bro. Andito na tayo sa workshop building. Tama! Tama! Huh? Andito na tayo ngayon sa workshop building. Nandito lahat ng mga equipment na gagamitin natin sa lahat ng mga... Okay, tara! Automatic work up building natin. Okay? Ngayon, okay. Papakita ko sa inyo yung isang DD na andito sa loob ng workshop building na nagko-control sa lahat ng equipment dito. Okay. Kita nyo ba yan? Yan yung lahat. Ng mga ang isang panel na ito ang buong kumukontrol sa buong building na to. Okay. Ngayon, papakita ko sa inyo ngayon kung paano i-operate yung isang roll-up door na ito. Okay? Wala natin sa manual. Sa manual, ang gagamitin natin ay itong pula. May pula itong, may pulang pull-up spring. Okay. Nandito yung tubig na nagpupumpa sa loob ng pumping station.
Papakita ko sa inyo ngayon. Ano ang klase ng motor na nagsusupply pala para maipuksa yung apoy ko kung magkaroon ng apoy. Ito ito yung jockey pump natin. Ito yung jockey pump na nagsusupply ng powder para, halimbawa, nakita nyo yung nasa fire extinguisher na parang may powder na lumalabas. Ito yon. Nandito yon. Nandito sa linyang to, ang nagsusupply ng powder para mapuksa diretso yung apoy. Number two, ito yung diesel. Ito yung diesel machine natin na halimbawa pag halimbawa na namatay yung supply ng kuryente, wala tayong supply ng kuryente, nandito yung diesel para mag-emergency na magbomba ng tubig papunta sa loob ng mga building. Ito yung tinatawag natin na FM200 diesel pump. Number 3. Number 3. Ito yung electric driven motor natin na katulad lang din ng diesel natin. Kung halimbawa magkaroon ng sunog, na meron pa rin tayong at least power supply na bubuhay sa motor natin, ito yung magpapump ng tubig. Pero kung halimbawa, pero kung ito nag-failure, ito yung electric driven machine na nag-failure, yung diesel generator, diesel pump natin ang magbubumba ng tubig. Okay? Itong mga motor, itong mga motor na to ang nagsusupply. Okay? Kinokontrol itong motor na to ng dalawang panel natin. Number one. Ito yung panel na nagkukontrol doon sa electric driven machine. Ito yung nagsisigura sa lahat. Ito yung nagbibigay ng command doon sa DCS natin. DCS, which means distributed communication system. Okay. Nandito lahat ang asynchronized. Ito yung utak o kaya module na ginagamit ang mga machine natin na siya magbibigay command sa motor kung kailan siya mag-aanda, kailan siya mag-start, kailan siya magbubomba ng tubig. May isa pa naman tayo, may isa pang panel na kailangan ko ipakita sa inyo. Alin? Ito yung H-back panel. Ito yung yan yung HVAC exhaust at saka exhaust HVAC propeller natin. Okay? Ngayon, itong HVAC panel na to, ito yung nagko-control doon sa mga ACU na nasa labas. Siya yung nagbibigay command, nagbibigay supply doon sa ACU kung kailan siya mag-andar, kailan siya magpapatay. Bakit? Paano nyo na, paano ko nasabi na kailan siya magpapatay, kailan siya mag-aandar? Meron siyang thermostat, my friend. Yung thermostat, yan yung nagko-control sa temperature sa loob ng kwarto. Halimbawa dito, meron tayong thermostat sensor na ito. Tsaka ito. Yung thermostat sensor, yun yung nagkukuha ng temperature sa buong kwarto, buong building. Halimbawa, nagbibigay tayo ng kalamigan. May karapat-dapat na kalamigan doon sa isang building. Kung yung isang buong building bumaba doon sa requirements ng kalamigan, ito ay bubuhay. Ibig sabihin, bubuhay na yung ECU na magbibigay supply sa lamig dito sa buong building. Pangalawa, ito yung panel. Yan yung panel na nagsusupply ng kuryente sa buong building, halimbawa sa ilaw, sa socket, lahat ng power. Pangatlo, ito naman yung panel na nagsusupply doon sa mga pump natin. Emergency supply ng pump. Ito yung nagsusupply sa mga pump natin, emergency. Halimbawa, namatay lahat ng power, ito yung galing doon sa emergency generator diesel.
receive the video? We did not receive that. Why? I gave it to Sohail. Sohail went to SW6.